Anong magandang parusa para sa mga kabit? Ano kayang magandang gawin para sa mga makakati? Meron po kasing nagtatanong sa akin. Pinakita pa niya yung picture ng kabit ng asawa niya. Father, ito. Ito. Ipapatulpo ko na po ba? Ano po kaya yung pwede kong maikaso dito? Tulungan niyo po ako. Sumagot naman po ako, pari po ako Di naman po ako abogado, di naman po ako pulis. Kung tutulungan ko kayong idemanda yung babae, tutulungan ko kayo na maghanap ng parusa para dito sa kabit ng mister niyo. Baka nawawala yung pagkapari ko nun. Ang trabaho ko, ang mission ko bilang pari ay yung maipaalala sa atin na tayo ay mabuti. Kung may magagawa pa tayo, magbago ang tao, much better. At tinanong ko po siya, bakit ba dinidemanda mo? Bakit pinapakulong mo? Sumagot naman po, gusto ko pong magiganti. Pero may follow-up question po ako. Kung gagawin mo ba yan, masasagot ba ang problema? Will that solve the problem? Is punishing somebody the real answer and solution to the problem? Kung maghahanap tayo ng parusa para sa mga kabit, meron. Ito, nabasa po natin sa Ebanghelyo. Sa batas ng mga Hudyo, pag nahuli ka, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Death by stoning. At pinapayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede, batuhin nyo siya. Pero, merong kondisyon ng ating Panginoon. Narinig niyo po ba? Pwede niyong batuhin, pwede niyong patayin, pwede niyong parusahan, pero dapat yung mambabato, yung mamamarusa, walang kasalanan. May nambato ba? May namarusa? Wala. Narinig natin sa Ebanghelyo, isa-isa, umalis daw, nahiya, nag-umpisa sa pinakamatanda. Anong ibig sabihin? Yung pinakamatanda, yung mga matatanda, sila yung pinakamaraming kasalanan. Amen? Sino po yung mga matatanda na dito? Taas ang kamay. Ayaw magtaas ng kamay. Pwede naman. Kaya lang siguraduhin mo, wala kang kasalanan. Gusto nilang parusahan itong babaeng nakiapit. Sila, may kasalanan din sila. Sinasabi ng ating Panginoon, kung gagawin niyo yan, dapat gawin din natin sa inyo. No exemption. Gusto mo ibang tao mapaparusahan, ikaw meron ka din kasalanan. Di ba dapat ikaw din maparusahan? Dapat pantay-pantay. Everything in equal. Gusto mo batuhin yung malandi, yung mga chismosa-chismosa, di po natin paparusahan. Anong magandang parusa sa mga chismosa? Kandado natin yung bibig. Yung mga tamad, ano kaya magandang parusa sa mga tamad? Tali kaya natin sa maandar na jeep para namang gumalaw-galaw. Doon sa mga nangungupit, di natin paparusahan? Paputulin natin ng konti yung mga taliri nila. Di po ba? Kung ninanais natin parusahan ang ibang makasalanan, dapat lahat ng kasalanan pinaparusahan din. Yan yung pinupunto ng ating Panginoon. Ang tanong, gusto ba natin? Ayaw natin. Yan yung problema sa atin . Gusto natin yung ibang tao maging mabuti. Gusto natin yung ibang tao maging the best. Gusto natin yung ibang tao maging banal sila. Tayo, mabuti ba tayo? Nagiging the best ba tayo? Nagiging banal ba tayo? Anong paalaala ng ating Panginoon? Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Pero nagiging ugali natin. Naghuhusga tayo, naghahatol tayo, pero ayaw nating husgahan, ayaw nating hatulan. Di ba sinasabi ng ating Panginoon, kung ano ang iyong binigay, yan din ang iyong tatanggapin. Babalik din sa iyo yan. Pwede. Kaya lang ang tanong, handa ka ba pag ikaw na ang paparusahan? Hinay-hinay lang. Mag-ingat ka at sagutin mo muna ang tanong. Kung paparusahan mo ba, kung sasaktan mo ba, masasagot ba ang problema? What is the answer? What is the solution to solve the problem of our life, the problem of this world? Is it really punishment? Is it really inflicting pain to others?
It is not. Hindi. Dahil alam natin, sa kaibuturan ng ating puso, kung ano talaga ang kailangan nating lahat, kailangan ng buhay na ito. Ano po? Grasya, awa, at bendisyon. This is the solution. This is the answer. This is our longing. Grace, mercy, and blessing. Iyan ang pagkakaiba ng tatlong yun. What is the difference of grace, mercy, and blessing? Ito po. Ang grasya ay yung nakakatanggap tayo ng mabuting bagay kahit na hindi tayo karapat-dapat. Grace is receiving something good even if you are unworthy. You do not deserve it. Ang awa ay yung hindi ka nakakatanggap ng masama kahit na karapat-dapat kang parusahan. That is mercy. Being spared from a bad thing even if you deserve it. At bendisyon, yan yung pagtumatanggap ka ng grasya at awa, umaapaw sobra-sobra. That is what a blessing is. Receiving both abundantly. Tingnan niyo po ang buhay natin. Tingnan mo buhay mo. Di ba palagi merong grasya? Hindi ka man karapat-dapat, nakakatanggap ka. Ini-enjoy mo. Tingnan mo ang buhay mo. Nakakatanggap ka ng awa. Dapat maparusahan ka. Dapat magkasakit ka. Pero tingnan mo, hindi pinapabayaan ng Diyos na magtagal ang sakit at pagdurusa sa iyo. Mercy. And every day as we wake up, God is blessing us with both. Yan ang mundo na gusto ng ating Panginoon. Pero ano ang nasa puso ng tao? Paghuhusga, paghahatol. And do you want to live in a world full of judgment, full of condemnation, full of inflicting pain and suffering to others? Ang hirap na po ng buhay. Huwag na natin pahirapan ang ating sarili at huwag na natin pahirapan ang ibang tao. Amen? Mahirap ng buhay. At ang buhay, napakabilis lang. Life is so short. Ang bilis na lang ng buhay, inuubos mo pa sa paghuhusga, paghahatol, at paghahanap ng parusa sa iba. Let's wake up. Magising-gising naman po tayo. Diba napakasaya, napakasarap kung tayo ay mabubuhay sa isang mundo na puno ng grasya, awa, at bendisyon ng Diyos.